Umuwi ko nung gusto ko namin makita. Dahil din namimiss ko na namin kahira pa ni Papa magtrabaho. Hirap ang trabaho. Ngayon natititi pa sa pagkakas niya. Hanap ko lang kami ng kape. Attorney Jorin, nasa studio naman po natin si Mr. Romeo Kadagdagan at kasama niya po yung kanyang tatlong anak. At humihingi ng tulong na makausap po sana yung kanyang kinakasama dahil attorney, hindi na rin daw po ito bumalik sa kanila matapos daw pong magpaalam na magbabakasyon lang daw po sa kanyang nanay sa Cebu. Tay, ito bang kinakasama mo? Kasal kayo, hindi? Hindi po, sir. Gano'n na kayo katagal magkasama? Nagsama po kami, sir, mula 2009 po. 2009? Ang pag-alaga ko po sa kanya. E sa ngayon po, ito lang. Bigla po dumating itong kapatid na si Michelle Tiana Galingon, galing sa ibang bansa. Sinundo po siya na hindi ko po alam. Biglaan po, first time ko po nakita itong kapatid ng asawa ko. Tapos, nung dumating po sa bahay, wala pong imik. Kasama yung pinsan niyang pulis. Eh ngayon po eh, kung hindi ako nagsalita, ano ba niyang sadya niyo? Ang sabi eh, kuya, bakasyon ko muna si ate sa Cebu. Sabi ko, hindi ba ako makadesisyon kasi may anak kami na nagadidi. Ito, natigil na lang. June 7, binalikan pa rin ulit. Hindi nila tinigilan hanggat din nila nakuha. Ang pagsundo pa, gabi, alanganing oras. Eh ako naman po, tulog. Ginising lang po ako. Nagising kaming mag-asawa. Ang sabi, kuya, i-bakasyon ko muna yung si ate. Isang linggo lang. Alang-alang sa aming ina na matanda na. So, tay, mula June 7 hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik? Hindi po. Pero nagkakausap ba kayo sa cellphone? Isang bis po, nagkausap kami nung ninakaw pagtawag nung asawa kong cellphone. Nung nag-usap kami ng asawa ko, sabi ko, kailan ka ba uwi? Sabi, November. Eh, November na ngayon. Eh, maya-maya, biglang hinalbot yung cellphone. Sinabihan lang ako na magdusa ka. Sabi ko, bumalik ka rito, pag-usapan natin to. Sino yung nagsabing magdusa ka? Yung kapatid, itong Michelle. Bakit, ano ba tayo, yung kinakasama mo ba nung inaaya siya ni Michelle na umuwi? Ano sinasabi niya? Nung pagsama niya, uuwi daw talaga siya rito, babalik. Gusto niya talaga umuwi. Wala naman kayong pinag-awayan, tay. Wala po, wala pong dahilan. Maayos naman yung pagsasama ninyo. Maayos. Mahal niyo naman yung isa't isa. Opo. Itong kinakasama mo si Miss Emily, wala namang ibang jowa. Wala po. Wala, malinaw yon. Itong tatlo mong anak ay anak niya talaga sa'yo. Opo. Oo. Kayo, ilang taon na itong mga anak mo? Ito po, 11. 11. Ito, 8. Oo. Ito naman, 4 na taon na po. 4 na taon. Okay. Tatay, anong trabaho nyo? Sir, natigil din po ako nung June 7. Nung umalis siya? Umalis siya. Kaya kung ako po'y nakapasok sa araw ng Lunes, una-unahan man ako, siguro, ang mga bata dala lahat. Mabuti, so iiwanan ka talaga, yun yung suspecha mo. Oo. Ano bang trabaho nyo, tay? Construction worker. Construction worker. Kasi nanay, si Nanay so, Emily. Sa bahay lang po sa bahay. Siya. So siya yung nag-aalaga dito sa mga bata. Opo. Ate, kumusta? Namimiss mo na ba si mama mo? Opo. Mm-mm. Bakit? Bakit? Ba't mo na siya namimiss? Sige, kausapin mo si mama mo. Ano, baka nakikinig siya. Baby, sige. Sabihin mo dito, sabihin mo kay mama. Sige. Umuwi ko nung gusto ko namin makita. Dahil din namimiss ko na namin kahirapan ni Papa magtrabaho. Hirap mong trabaho. Ngayon, natititi pa sa pag-iwanan mo lang kami ng kape. Sige, baby. Michelle, magandang hapon. Si Attorney Jorin Tanto ng Wanted sa radyo. Good afternoon po. Oo. Michelle, andito sa station namin si Sir Romeo Kadagdagan kasama yung tatlo niyang anak
at hinahanap niya itong kapatid mo daw na si Emily Galingon at inuwi mo daw sa Cebu. Asan ba to si Emily, Michelle? Nasa anak niya po. Anak niya? May anak siyang iba? May dalawa po siyang anak. Ilang taon na itong mga anak niya? Tatlo. Tatlo. Oo. Yung isa po, may asawa na. Tapos yung isa, 12 yata, yung bunso. Tatay, alam mo bang may... Ito, Michelle, wait lang. Alam mo ba, tatay, kung may anak na to sa iba? Nung umuwi po sa akin yan, sir, sa bahay, ang sabi niya, wala po daw siyang anak. Hmm. Kaya po, ang sabi niya sa akin, magsama na lang daw kami. Hmm. Ay ako naman isang binata, napahiya na rin ako sa mga kapitbahay ko, pinatos ko na rin. Oo. Pero hindi, wala akong sabit eh. Pero tatay, wala siyang ibang, sa pagkakaalam mo, wala siyang anak na iba? Wala po. Okay. Sige Michelle, tuloy natin. Nasaan siya ngayon? Nasa mga anak niya po. Saan to? Malayo po sa amin. Saan? Sa Baliwagan po. Sa Bungaway po kasi itong lugar na to. Baliwagan. Saan yung Baliwagan, Michelle? Baliwagan, Balamban, Cebu. Sa Balamban. Opo. Baliwagan, Balamban. Nandun siya ngayon. Ano bang usapan nyo? Diba sabi, bibisitahin lang yung nanay nyo? Bakasyon sana po. Yung ganito kasi wala ng budget pabalik dyan yung ate ko. Kaya hindi na namin maibalik. Tapos, isa rin yung rason po. Yung sinasaktan niya si ate ko. Ito, si ate ko pa naghahanap buhay. Naghahanap po, tapos sinasaktan niya pa. Yan siya, nasa bahay lang. Tamad kasi, tapos ang daming bisyo. Pero Michelle, si ate mo willing pa naman bumalik. Gusto niyang bumalik para sa mga anak niya. Para sa mga anak niya. Kaso, hindi napapayad yung mga anak niya. Yung gusto ng mga anak niya, kukunin lang yung mga kapatid niya, pupuntahin dito. Ayaw naman niya, ibigay yung mga anak niya. De, tatay, ganito. Totoo ba na wala kang, nasa bahay ka lang daw? Hindi, wala yung trabaho, sir. Wala kang trabaho. Si... Nadatnan lang niya po ako, galing po akong Laguna dahil natigil po ang trabaho namin. Isang linggo nang dahil sa permit ng bahay. So, isang linggo lang. Hindi pa nga. Wala yan trabaho, sir. Wala yan nagtrabaho. Si ate yung naghahanap trabaho na rin ako. Sinundo na po ako. Tatay, sinabi ni Michelle na nananakit ka daw. Totoo? Na sinasaktan mo si Emily? Hindi po, sir. Andito ang dalawang anak ko. Hindi, mag-deny talaga yan. Mag-deny talaga yan, sir. Mag-deny talaga yan. First time lang kita nakita, Michelle. Ngayon, at patunay ko na sa inyo, tinadra-idor mo na ako, no? Ha? Winasak mo ang buwan ng mga anak ko? Hindi, kukunin namin yung mga bata dyan. Pinabaliwala mo ang pag-alaga mo, ang pag-alaga ko sa kapatid mo mula 2009. Ha? Hindi. Kung kinabayaan ko yan, matagal na yan, namatay kung saan, umuwi sa kanya lang, gutom. Kaya inalagaan ko, tao saan dumating sa bahay, tao ko saan binihisan. Tao ko siyang minahal. Edi sana bakit mo inarak ang buhay ng pamilya ko? Gagamay, Shell. Wala ha? Isang linggo mo ako nadatnan sa bahay. Nakatambay. Dahil tong linggo na yun, nag-aantay ako ng tawag ng amo ko. Ngayon, tinawagan na ako ng amo ko. Magtrabaho na ako. Sino pa magbantay ng mga anak ko? Edi sana. Kaya paalam mo sa akin, isang linggo. Si umasa ako na isang linggo. Hindi mo sasaktan. Hindi mo pinainan mo lang ako ng bigas 10 kilo. Yun lang yun? Hindi mo pagbuhatan ng kamay. Talaga ba namang hindi mo naman to binubugbog si hindi, Emily? Kasi kakausapin ko yung mga anak mo bilang patunay. Pag yan, hindi yan nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling yung bata. So wag mo akong dapat pareho kayo ng kwento. Sige. Ikaw ate, nakita mo bang si... Mama mo, sinaktan ni Papa? Hindi po. Hindi? Ikaw, Kuya, nakita mo? Ha? Hindi. Hindi sinasaktan ni Papa si Mama? Sige. Sino nagtatrabaho sa bahay? Si Papa o si Mama? Si Nani po. Si Mama sa bahay. Si Papa, asan si Papa? Anong trabaho ni Papa? Mason. Pero nagtatrabaho si Papa? Oo. So, palagi si Papa nasa labas nagtatrabaho. Si Mama nag-aalaga sa inyo sa bahay. Sige. Michelle? Sir, may trabaho yan siya, sir. Hindi ako magdadala ng bigas at saka mga groceries pagdating ko Dubai. Kung mayroon yan silang bigas, hindi. Wala yung bigas, sir. Michelle, Michelle, ganito naman nun, no? Kahit naman ako, no? Pag ako, may pinsan ako, umuwi, galing sa ibang bansa, nagpapadala naman talaga ng bigas. Diba? Isang linggo mula ka lang naman palang kayo nagkakilala nito nila Romeo. At itong mga bata, sinasabi naman na may trabaho naman yung papa nila. Wala yan trabaho, sir. Hindi yan, hindi maglalabas sa
Di maglalaba yung kapatid ko pag may trabaho yan siya. Tapos hindi. Pagkatapos maglaba, kukuha pa ng ano, mga sisel doon sa ano dagat para lang maibinta, para lang makabili Michelle, ng bigas. Michelle, siguro kung may contact ka kay Emily, pwede ba namin makausap si Emily? Parating na po yun. Okay, sige, mainam. Para makausap natin. Kasi kung yung problema lang naman, Michelle, eh, yung walang pamasahe, kahit ako na po yung magbigay ng pamasahe kay Emily, makauwi lang po dito at maalagaan niya yung mga anak niya. Nakita nyo naman... Hindi po kasi gusto ng mga anak niya na pabalikin na dyan kasi nananakit yan eh. Ang gusto na sana ng mga anak niya, nakukunin yung mga kapatid niya, ayaw naman niyang ibigay. Michelle, ganito, si Emily yung magdidesisyon yan, hindi yung mga anak niya. Pero... Michelle, maawa ka din naman sila sa mga bata dito, 'di ba? Yung mga bata ayaw iwanan din yung tatay nila. Ano? Hindi naman mabubugbog to si Emily, gagarantisa namin 'yan. Kakausapin namin yung barangay na aaksyonan kung talagang totoong nambubugbog tong si Romeo, eh kami pa magpapakulong dito kay Romeo. Ano? 'Yun yung igagarantisa namin sa iyo. Na pag ito si Romeo binugbog si Emily, papakulong namin si Romeo. Willing ka, Tay? Papabantayan ka namin sa barangay. At oh sir, pabantayan nyo po. Kaya kung binubugbog ko yan, noon pa, patayin na ako dahil maraming barangay kakilala yan. Hmm. Totoo din naman. Tapos Michelle, kung totoong pinagbubuhatan si tatay, kilala na yan sa buong Bernabe kapatid. Michelle, ganito ano? Michelle! Ganito na lang sir. Tulungan nyo na lang po kami sa pamasahe ng ate ko. Ibabalik ko dyan si ate ko ngayong Sunday. Walang problema, Michelle. Walang problema. Kami bahala dyan. Kasi kawawa na itong mga bata, oh, nag-iiyakan dito. Pupunta po kasi ako ng Manila, sir. Babalik ako ng Taiwan. Sige, gaano pa ba katagal si Michelle? Si Emily? Michelle? Po. Gaano pa katagal si Emily? Malayo pa ba? Parating na po yun. Sige. Pero Michelle, ito garantisado, igagarantisa namin. Makikipag-coordinate kami sa'yo, bibigyan na namin ng ticket si Emily para makauwi po dito. Sige po. Baka ipa-staycation pa namin to. No? Yes po. Kasi iyak nang iyak na dito yung mga bata, maawa naman kayo din, di ba? Kawawa naman. Pritihan nila. Sige, tatay, may gusto ka bang sabihin kay Michelle at kay Emily? Emily, umuwi ka. Dahil hindi mapaan yung anak mo. Ikaw ang hinahanap. Hindi ko naman sila iniiwanan. Sige, Tay. Ate, sige, baka may gusto ka pang sabihin kay mama mo. Kausapin mo na. Mama, bumalik ka na. Nagusto ka na kami makita. Di naman po kami naiwanan ni Papa. Magtitiba ko siya kasama niya kami. Walang yun ako si mama. Sige. Lahat ng staff namin ano ay nagiiyakan na rin. Sige. Sige ate, tatay, no, kuya, baby, huwag kayo magalala. Sasagutin natin yung pag-uwi ano, ni mama mo. Sisiguro natin na makaka-uwi at magkikita-kita kayo muli. Sa ngayon, siguro, Shari, gawa natin ng paraan to sila tatay para naman makapag-staycation sila. Ano, magsama-sama sila muna ngayon habang hinihintay natin si Emily at si Michelle. Kasi kanina, ito si Michelle, inconsistent din yung sinasabi. Si Emily daw malayo, nasa Baliwagan, Balamban, Cebu. Tapos ngayon, malapit na lang pala. So, hindi natin alam kung anong talagang tunay na kwento dun. Ano? Mula 2009, ito lang biglaan na pag-uwi niya galing sa ibang bansa. Tama. Iyon ang pinakita sa akin. Oo, may dala nga po siyang bigas. 5 kilo at saka pang grocery na halagang 1,000 yata ang halaga. Kasama pa yung pinsan nilang pulis. Pinapapasok ko sa bahay para mag-usap kami.
Hindi man lang pumapasok, parang kiti-kiti, labas-pasok, paikot-ikot. Parang nagkakuha ng impormasyon. Ano ba niya? Pinapatay ko ba niya yung kamag-anak nila? Sige. So, pinapatay ko yun. Matagal na akong nakulong. Sige tayo. Michelle, asan na si Emily? Malapit na ba? Tinan mo to mga pamangkin mo. Mga pamangkin mo to, Michelle. Isang 11 years old, isang 9 years old. Nandito na po. Sige, mainam. Pwede ba namin makausap, anak, Michelle? Pakipatay yung makina, kuya. Lo, anak! Ayan. Ate, kausapin mo si mama mo. Uwi ko na mo. Ah. Ah, bakit? Hindi ko na lang makita. Ah. Wala nang nak. Sigil nak. Bukit ka na dapat dito eh. Oh, lagi na tayo. Umuwi ka na tayo. Tutalik mo tipo. Ikay tayo. Umuwi ka tayo. Dikay tayo. Umuwi ka na labas. Umuwi ka na dyan. Ano yung papa mo? Nandirito! Oh, ligid na mas patay! Biday! Bae, anak! Mukha ilag day! Muhay ka na ka day day! Oh, ligid day! Bae! Balik Manila! Babalik na siya! Babalik na sa Manila, okay. Emily, si Attorney Joren Tanto ng Wanted sa radyo. Emily, kailan ka babalik? Emily? Wakayak na ka. Muwi ka man nila. Ikaw, gabi mo. Sige, dati. Sige. Hello, Emily? May kapansanan po kasi si ate. Hindi siya marunong, hindi siya straight makapagsalita ba? Okay, sige. Oo, sige. Pero, Michelle, ano yung kailangan, makikipag-coordinate kami sa iyo, ano, para mapauwi natin dito si Emily. Pero baka gusto mo nang kausapin ni Tatay Romeo si Emily. Tatay, kausapin mo na habang nandito pa at makikipag-coordinate tayo kay Michelle para mapauwi, mapabalik natin dito si Emily. Nile. Ba? Kailan mo? Mama? Mga alagin mapauwi sa Manila. Sige. Kanasama ka mabalik na rin. Naman po, pata ka pa. Bumili ng pangkwarta. Sige. Pa, may kami pata na. Kayo. Sagot nga daw nila ni Idol ito. Walang na sa para sa mga netizens. Well, anak, bebe. O, di kayo, anak. Kanusta ka mauli? Mauli ka nga lang. Mauli ka. Ayaw lang paabot. O, kwan. Liwas pasto. Anak ba? Lumiya ka sakto leel. Lumiya ka sakto leel. Okay. Ang lang makaabot ka dyan yung bulana. Nagpaabot yung tulo ka bata. Ah, di ko lang pa. Umuwi sa tatawa doon. Sabado lang lang uwi. Aninggo lang. Aninggo. Sige, bait pa. Aninggo. Pamasahe. Pa. Ha? Pamasahe. Oo. Pamasahe. Sige, pila may pamasahe diya. O, tama. Yung pasahe pa ako. Umuwi ka na Manila eh. Sige lang. Malang makasuporta. Sige. Emily, kung kwarta, pera, o pamasahe yung problema, sagot na namin. Kami na bahala. Mapauwi, mapabalik ka lang dito. No, yung opisina na po niyang wanted sa radyo at ni Senator Idol Rafi Tulfo ang bahala dyan. Hello, Emily? Si Emily? Ay, sa Malila, bigay. So, anak? Emily? Wala ako. Ligyan na bibi. Huwag ka naiyak. Yes po. Emily, good afternoon. Papauwiin ka namin ha. Bibigyan ka namin ng pamasahe. Makikipag-coordinate kami dyan sa Cebu para mapabalik ka dito. Okay? Miss na miss ka na ng mga anak mo. Sige, baka may gusto kang sabihin sa mga anak mo, Emily. Mauwi ka ron. Okay, sige. Anong gusto mo sabihin sa mga anak mo, Emily? Anak, huwag ka iyak ha. Mauwi ka Manila. Sige. Okay na. Sige, kausapin natin si Michelle. Wala may patatira. Walang masahe. Opo, kami na po bahala doon, Emily. Pakausap na lang po kay Michelle. Tatay, ganun ba talaga si Emily? Hindi siya nakakapag-Tagalog? No po, sir.
Michelle, makikipag-coordinate kami sa inyo, ano, para sa pamasahe, ano, at para may ayos natin at makauwi dito si Emily. Okay? Okay po. Oo, sige. Kami na bahala, no, sa pag-uwi niya. Siya lang, ha? Wala nang iba, ha? Siya lang yung papauwi namin. Siguraduhin namin na makakabalik siya dito. Okay, Michelle? Ano, Michelle? Kasama ko sana yan, eh. Pupunta ako ng Manila sa Sunday. Sige. Sabay ko na lang sana yan. O, sige, sabay mo. Sagot namin yung pamasahe ni Emily lang. Opo. Pero make sure dapat na iuwi mo dito. Iuwi mo dito, Michelle, ha? Hindi pwedeng hindi. Opo. Mm-mm. Sige. Kami na bahala dun sa pamasahe. Sabihin mo sa amin kung anong bus o anong barko o anong eroplano yung sasakyan mo para kami yung magbubuk ng ticket. Okay po. Okay, makikipag-coordinate sa inyo yung aming mga reporters, ha? Sige po. Sige. Sige, sige, pwede Michelle. Pwede po ba pa-save yung number ko po kasi sa tita ko po kasi ito. Opo, sige po. Mamaya po kakausapin kayo ng aming mga reporters. Huwag niyo pong sabihin dito yung number niyo para wala pong kumontak sa inyong iba. Na mag-uusap okay po kayo ng aming mga reporters. Sige. Michelle, maraming salamat. Pasabi din kay Emily. Salamat. Sige po. Opo, thank you. Tatay, si Ma'am Emily po ba ganun? Hindi siya nakakaintindi ng Tagalog? Bulol-bulol po kasi sir yung asawa ko. Ano yan eh, lipas gutom. Oo. Kaya nung umuwi po sa akin yan, nakarating po kami sa BGH niyan, saka pa... Sigit niyo yung mic. Ano sa liig niya, patingin. Ganun po talaga. So bulol-bulol talaga siya. Okay. Sige. Oh, baka pwede din natin mapacheck up. Ano? Kami na din po, papacheck up na din natin si Emily. Ano? Papacheck up natin, sisiguraduhin natin makakauwi. Tapos ngayon, hanggang... Titingnan natin ano kung anong pwede natin magawa at pwede naman kayo makapag-staycation naman siguro at makapagpahinga kayong maayos na pamilya. Ano? Para may ayos natin at mahintayin nyo talaga si Emily na makauwi at aabangan talaga namin yan na talagang makauwi. Ano? Si baby, ilang taon na? 4 na taon na po. 4 years old na. Ilang, parang medyo maliit siya para sa edad niya. Bakit kaya, tata? Kasi nadidi po kasi to sir. Bigla lang natigil. Mm-hmm. Inalalayo ito ng gatas at saka kanin. Oo. Kanin na lang. Paano yung pagkain nyo sa araw-araw, tatay? Sa dagat pa rin, sir, kasi hindi ako makapasok sa trabaho ko talaga sa construction. So, namimingmit ka ngayon? Ano, pangapa na lang po ng alaan kasi katatapos lang ng bagyo, wala po kami maano sa dagat. Oo. Yan ang pong inano namin pang araw-araw. Pero itong mga anak mo nag-aaral naman? Pinatigil ko nga, sir, kasi sinabihan din ako ng teacher na, tatay, alagaan mo muna yung mga anak mo, matamla yung katawan. Mm-mm. Baka kako ano pa mangyari dito. Hindi pinatigil ko naman. Kasi wala kang maghatid. Walang mag-aalaga kung ako man ay babalik sa trabaho. Mm-mm. Pero ito sila dati nag-aaral nung nandito pa si Emily. Ito, nakapumasok silang dalawa. Dalawang bis. Okay. Ate, ilang anong grade ka na ate? Kinder pa lang po. Kinder pa lang? Ilang taon ka na ate? 12 na. Ikaw kuya? 8. 12 na si ate. 8 pa lang. Pero kinder pa lang si ate. Si kuya kinder pa lang din. Ba't hindi ka nakakapag-aral? Gusto mo mag-aral? Doon na lang po sa poder ni ng papa. Sa probinsya na lang. Saan ba probinsya nyo tay? Mindan na po ako sir. Pero dito kayo ngayon nakabase? Opo. Saan kayo dito? Las Piñas po. Sa Las Piñas. Gusto mo na din umuwi sa probinsya, ate? Doon sa probinsya nila, papa mo? Oo, sa Mindanao. Meron naman kayo doon matutuluyan. Ito na nga po problema ko doon, sir. Pag umuwi kami, yung bahay din namin, di na rin maayos as gawa nang wala na rin pang gastos doon pag kami makauwi. Wala na, sira-sira. Yung mama ko naman, dumilipat, palipat-lipat na lang doon sa mga anak niya rin, mga kapatid ko. Patawid-tawid na lang siya dahil siya na lang din mag-isa. Papa ko, patay na rin. Sige. Oo. Tatay, baka pwede makipag-coordinate din tayo sa Social Welfare and Development at Las Piñas para mabigyan natin ng assistance itong mga anak mo. Ano, kasi sigurado ako, ito si baby, medyo kulang to sa nutrients kasi 4 years old na pero parang baby pa rin siya hanggang ngayon. Ano, parang 2 years old pa lang si baby. Sila ate naman at sila kuya, eh, kailangan natin matutukan. Kasi 11 years old pero kinder pa lang sila. Ano, sayang naman yung development nila. Okay, pero tutulong po kami sa abot ng aming makakaya para po maayos kayo. Ate, kuya, mag-aral kayo ha. Pagpag-aralin kayo. Dito na kayo sa Las Piñas kasi makamahirap din daw yung buhay dun sa probinsya nila, papa. Okay? Pero pagka-uwi ni mama, nila mama nyo dito, tutulungan namin kayo para makapag-aral kayo. Okay?
Opo. Sige, baka gusto niyo nila magkuhan mamaya, chicken. Lilibre na natin. No, magdi-dinner na kayo mamaya. Mm. Ano, para makapag-chicken kayo. Sige. Sige po. Yung guarantee po namin dito, papauwiin natin si Emily. Ibubok natin para sa Linggo, andito na siya. Tutulungan namin kayo habang wala pa si Emily. Tapos i-refer namin kayo sa tamang opisina para matulungan kayo. Pero yung opisina po namin sa Wanted sa Radyo ay tutulong po sa inyong mga anak para po may ayos, no? At ma-isigurado na maging healthy sila at maging malusog ang kanilang mga pangangatawan. Okay? Sana tayo din. Also, pag andito na si Emily at buo na ulit yung pamilya niyo, matutukan na din naman natin yung pag-aaral nila. Ano, kasi kawawa naman itong ating mga anak. Tatay, kausapin namin kayo sa kabilang studio tapos alamin natin ano i-assess po natin sa mga reporters natin kung ano po yung karagdagan na tulong po ng iyong pamilya. Sige po, Tatay. And we will make sure po na makakauwi po si Emily.